nga po tayo sa isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa boundary ng Angunu at Antipolo or pinakamalapit sa Taytay. Ito ay ang sikat na pasyalan dito pag weekend or pag halimbawa mga wala mga pasok no, mga holidays. Ito ay ang Kape Tingahan. Dahil ngayon ay holiday, in-expect natin na maraming tao, maraming mga vacationista or mga walang trabaho, mga empleyado ang pupunta dito mamayang gabi. Ito yung mga kanilang mga store dito, mga kainan, so hindi rin kayo magkakaproblema sa mga pagkain dito. At kung kayo masyal dito sa Kapahingahan, marami kayong mabibilan dito ng pagkain. Kung kayo naman may sasakyan, nandun sa baba, mayroong parking area doon. At para sakto sa mga barkada na magpapalipas ng gabi, meron din ditong live band minsan. And open pala sila every 3 to 4 p.m. No? Start na sila mag-open hanggang, I think hanggang mag-umaga or hanggang 12. Hindi pa natin na try na mag-pa-overnight dito sa Kape Hingahan. Although na malapit lang to sa atin, sa Antipolo, so hindi tayo medyo natatagalan dito kasi minsan sobrang daming tao dito. And ang pinakasikat na sikat dito is yung overlooking dyan sa harapan. Mamaya ipapakita natin kung ano nga bang mukha nun pagkagabi. Kanina nakunan na natin siya ng araw pa lang, so wala pa tayong masyadong makikita na ilaw or mga skyline. No? Skyline kasi medyo maulap. Mamayang gabi, konti na lang at magdidilim na. Mamayang gabi, papakita ko sa inyo. Dito sa Angunu or dito malapit sa Taytay na overlooking view kapag gabi, no? Ayan, no? Ang gaganda ng mga ilaw. Ayan. Yan yung dinarayo dito, mga lods, no? Kasi nakaka-relax talaga yung ilaw, yung mga nakalagay or yung mga city lights, no? Yan po ay Makati skyline. Yan, nakaka-relax. Yun po ang dinadayo ng mga pupunta rito. At kung makikita mo mga lodi, ayan sila. Hindi lang natin makita kasi gabi na. Pero nakaharap sila dito mga lodi. So kung kayo ay
pumunta rito. Advice mo siya, Lode, napumunta. Papasyalan nyo ito. Ayan o, ganda. At alin nga mga Lode, kung kayo ay mapadpad dito at kayo naguto, maraming kainan dito. Pero ang pinili namin kakainan dito at pinili namin kainan dito ay ang Walanjo Tapsilogan. No, sobrang sarap ng kanilang mga hinahain dito. May sisig, no? Tsaka may lechong kawali, no? At sabaw pa lang, ulam na. Okay? Pagdating naman sa yung mga drinks, Fruto Loco, may dalawang variety sila, yung pichil tsaka timba, no? Itong binili natin ni timba pero mukhang grapon lang, no? Okay, tara, tikman na natin itong kanilang mga pagkain. Stay tuned na po kayo dyan, babalik po. At ayan ang mga lods, pauwi na tayo. So ayan, sa mga interesadong pumunta dito sa Kapihingahan, no. So ayan, may bayad sa parking, 10 piso. Tapos may mga sightseeing dito, may overlooking. At sigurado mag-enjoy kayo, especially kung bago pa lang kayo dito sa lugar na to, no. Okay, so ayan na nga. At pauwi na tayo. Medyo ano na, gabi na. So pag pumasok kayo dito sa lugar na to, mga lods, dadaan kayo ng dalawang gate, no? Gate ng subdivision ko ito, mga lods, pero sa ngalan po na nandito sa loob yung ating pupunta na pasyalan, inspeksyonin lang naman kayo dyan, boss, sa dalawang gate na dadaanan ninyo. Okay, so ayun. Hanggang sa susunod, no? Galagala natin dito sa Rizal area, Rizal province. Marami dito mga pasyalan lods, at kailangan nyo lang mapuntahan. Thank you, mga lods.